Kaugnay ng panibagong aberya sa MRT kanina, makakausap natin si MRT spokesperson Attorney Hernando Cabrera. Magandang hapon po, Attorney. Maki, good afternoon. Good afternoon sa ating mga viewers. Attorney? Actually, Maki, linawin ko lang, ano, nandito ko ngayon sa MRT 3, kausap po yung mga engineers natin and yung kanilang assessment based on sa mga nakalap nila kaninang data. Lumalabas, hindi siya, basically, hindi siya aberya, kundi yung nangyaring situation kanina sa MRT is more of a lightning strike, no? Tinamaan ng kidlat yung ating catenary system, no? Kaya nag-collapse yung portion na tinamaan ng natunog yung maliit na portion ng ating power cable. Kaya ho, nagkaroon ng problema sa pagbiyahe. Yes, tama yan. Ang itatanong ko pa naman sana, Attorney, parang nadadalas ho ata yung mga aberya o problema naman, sa pagtakbo. Hindi naman, Maki. Kaya lang, kalalabas ko lang ng kwarto nung tumawag kayo, kare-report din lang nila yung kanilang assessment based on sa kanilang mga data na nakuha. Lumalabas kasi doon sa kanilang data, sa kanilang monitoring na walang internal na surge ng power, no? So, ang pinanggalingan ng surge is galing sa labas. And then, I understand kanina is umulan ng malakas doon sa area. Eksaktong yung buhos ng ulan at yun din yung time na biglang nag-collapse yung power supply doon sa area na yon. So wala ho tayong, Attorney, kasi ang daming umaasa dito sa MRT para sa kanilang pag-commute. Wala ho bang, halimbawa, normal naman talaga daw ang kidlat. So wala hong paraan para maiwasan yan? Is this normal? Actually, Maki, lahat yan meron tayong arrester, ano? Yung lightning arrester. Line 1 may ganyan, line 2 may ganyan, MRT. Kaya lang kung minsan pagka hindi kinakaya, depende kasi sa lakas ng kidlat. In one case last year sa line 2 sa Santolan, talagang sumabog, ano, yung buong kable niya, no, ilang span yung talagang nasunog, nalusaw. So, meron tayong arrester. In fact, the fact na nakukontain niya yung damage dun lang sa area na yon, gumagana yung ating mga arrester. Yung mga yung mga problema po, kahit dun sa mga nakaraan na nagka-problema sa biyahe ng MRT, hindi ho ba't problema sa maintenance nitong mga, nitong relias, pati na ng mga bagon? Well, I could not speak for that, Maki, at the moment, ano, yung mga nakaraan. Kinukuha pa lang namin yung assessment namin ngayon, ano, yung performance ng ating maintenance ngayon. Take note na ka-assume lang namin ni Administrator Chaneco sa MRT 3 last week. Ano? So sa ngayong araw na to, ngayon namin in-schedule yung kanilang report, no, yung kanilang assessment, yung kanilang report si Administrator Chaneco doon sa kanilang mga issues na nakikita ngayon dito sa MRT 3, yung kanilang issues, kanilang kontrata. So, but so far, yung kanilang nangyari, isa yun doon sa mga didiscuss namin ngayon, sabi ko nga. And based sa assessment ng ating nila at saka yung ating technical people, lumalabas na lightning strike yung nangyari kanina. So I guess, sir, papanghuling tanong na lang po. I guess, sir, ang isa sa mga hinihintay ninyo na report mula sa MRT, kung kumusta naman yung relays, yes, kasama kung yan. Kung kumusta yung status ng mga ito, kung magkakaroon na ba ng problema dahil nagkaroon ng kakulangan sa maintenance, may ganun ho ba? Well, actually, ang kinukuha namin ngayon is kung ano ang status ng buong system, ano ang status ng relays, status ng mga kable, status ng mga power supply, status ng sinis. So lahat yun, the whole system itself, kinukuha namin ngayon yung buong status. At saka yung mga nakaamban na mga kailangan nilang gawin para ma-resolve lahat ng mga issues. Alright. So this afternoon, yan ang tinututunan namin ngayon on top of the one na nangyari kaninang umaga. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Hernando Cabrera ng MRT.